On the way kami sa second location, which is Lancaster ba yun? So yung kotse ni Jake, Civic ESi. Tayo, papwestoin lang natin siya muna sa jet. What's up guys? May photoshoot kami ngayon sa tropa kay Jake. So punta kami dun ngayon, napaka-traffic. So ito yung episode 2 ng ating Nightworks vlogs photoshoot ulit. Hindi ko alam kung ano pang plano namin pwedeng gawing episode, pero siguro sa mga susunod na episode isasama na namin yung mga current project namin sa bahay na matagal uusad kasi pulubi lang ako. Kaya kumakapit kami sa YouTube ngayon para manlimos ng pera sa mga manonood. Napaka-traffic sa IMOS! Wala kaming ibang plano bukod sa mag photoshoot lang ngayong araw. Kung taga-IMOS ka, yung Tokwahan is malawak na lugar. Jagingan siya by afternoon and morning. Pero pag ganitong tirik yung oras, which alas 3:30, wala masyadong tao. So hinahabol namin yung walang masyadong crowd para makapag-rolling shoot. First episode namin, ang dala namin is yung Civic nung kumpare ko. Shout out, Aaron. Doon lang yon sa Queens Road. This time, dadayo kami dito sa IMOS. And yun nga, doon kami sa magical na lugar ng Tokwahan. Para sa mga hindi taga IMOS, tulad namin, yung Tokwahan dito sa IMOS, kaya nga Tokwahan, kasi nga may paggawaan daw ng Tokwahan doon before. Ewan ko lang kung hanggang ngayon nandun pa rin. Pero doon talaga yung original, or nag-originate yung name. Ang gamit namin na ngayon na pang-shoot is yung Honda Jazz ni Ermats. Kasi ito yung pinakamalakas na kotse sa bahay namin. Ayun nga, punta kami ng Tokwahan. Kasi yun yung first location ng shoot. Tapos from there, punta kami sa Lancaster, IMOS. Background story nung kay Jake is yung una naming shoot sa kanya, ang gamit niya is yung Honda Civic na EK. Ferio inspired setup. Nung pinost ko, maraming nagbacklash na kaya siya paano daw naging catalog spec yung build na yon, kung may mga random bits na shit na hindi ko alam, na hindi ako Honda fan, basta ang alam ko ano siya, Ferio inspired. So hindi lang kami basta-basta nagba-vlog, which is yung ginagawa nga nung kapatid ko. Sinasamahan niya nung tutorial for photoshoot. Para sa mga aspiring editors dyan and photographers, you can pick up something na pwede nyong matutunan, like techniques and what not. And ako lang yung tagal talagang madaldal dun sa harap ng camera. So yan, tulad nga ng sinabi ni Kuya, ako yung main photographer and videographer ng Nightworks. So since magro-rolling shoot kami ngayon, mamaya pala, binabana namin yung upuan dito sa likod ng Honda. Ayan, nakababa na. Diyan ako sisilip mamaya. Tapos nasa likod yung mga gamit ko, lente, yung 35mm ko, nakalimutan ko kay kung ano yung nandyan. Basta nandyan yung 50mm. Tapos battery, extra bats, memory card, and yung iba kong peripherals. So sana magamit ko lahat para naman hindi sayang yung pagdala ko ng mga yan. So yeah, sa susunod na clip, nasa ano na kami, nasa location na kami ng Tokwahan. So see you there. So andito na kami sa Tokwahan. Kita nyo yung background ko kung gaano siya kahaba and kalawak. And as of 3:30 ng hapon, wala masyadong tao, kaya perfect siya for rolling shot. Ang problema na lang, hinihintay namin si Jake, yung kliyente namin. Ang last update niya kasi nagpa-car wash siya. So, nakapark muna kami dito sa gilid. And hintay namin na dumating siya. Let's go. Update, nandito na siya. Another Honda. Yes, sir. So, yun yung Honda niya. Anong ano ba yan? Quick specs. Quick spec. Anong Honda ba yan? Di ako Honda boy ESi, eh. ESi, EG, sedan. Honda ESi, EG na sedan. So, bagong bili na naman, no? Bagong palit na naman. Japsoy nga eh. So, yun. Ayan. So, ito yung dala namin, yung Honda Jazz nung mama namin. Yung Honda niya, Honda EG ESi na sedan. So, as of now, 3:30 ng hapon. Konti yung dumadaan na traffic sa likod ko, sa highway. So, dyan kami mag-shoot muna, first location. Then, after that, Lancaster tayo. Magsi-setup muna ako. On the way kami sa second location, which is
Lancaster ba yun? Di namin alam eh. Kaya sinusundan namin si Jake kung kita sa camera. So, sinusundan namin siya kasi di namin alam yung daan dito papunta dun. So, yeah, kita-kits na dun. So, andito na kami sa next location, Lancaster New City. So, maganda siya. Open field, tapos dead end na to. Yan, dead end na yan. Pupwesto natin to dito sa, ano, sa gitna. Kasi maganda yung background eh. Doon, ang background highway. Dito, ang background naman, field tsaka puno. So, sakto lang yung location. Gamitin ko tong 55 to 250 na lens ng Canon. So, yeah. Let's see where this goes. Alright guys, so nasa second location kami ng aming shoot. So, nandyan yung kotse ni Jake. Yan. So, ipo-photoshoot natin yan. Ayun yung photographer kong malupit. Yan. So, pinapapwesto nyo na si Jake. Kanina nandun kami sa tokwahan. Nataon na may police. Pinagalitan kami ng police. Kasi nakaparada kami dun sa hindi naman na, I mean roadside, pero kumbaga medyo ano eh gambala sa ano sa traffic. So not big naman, kumbaga sinita lang kami ng umusog. So umusog lang kami. Second location kami dito sa Lancaster. Kita na, napakagandang lugar 'yan, no. Oh. Anak ng teteng talaga, oh. 'Di ba? Mga hidden gems of Cavite. So kung taga Lancaster ka, probably know this spot. Tapos 'yan. Ito na ang ating photographer. Wait lang, wait lang. Atras ko pa. So yung kotse ni Jake, Civic ESi. Tapos yung gulong eh. Tanong natin siya kung ano yung plan niyang build. So tayo papuesto lang natin siya muna saglit. So yun, papuesto na sila. Ang aming chase car for today na sinasabi ko, yung Honda Jazz ni Air Max. Pinakamabilis na kotse sa bahay yan. Tapos ito yung may-ari ng auto, si Jake. Yan, itang kita. Kwento mo kami ng kotse mo, like specs. Kasi niiwasan na namin ulit yung last time. May nag-react nung sinabi naming... Hindi, alam niya. Sabi nga niya kanina eh. Oo, yung ano yung nag-react na catalog spec. Pero tama naman siya. Yun yung unang auto niya na sinuot namin. Doon namin siya una naging client for Nightworks. Yes, sir. Nimlik ko na. Yun, inahanap ko yun. Gusto ko i-buyback yun. Alam mo, may usapan kami noon. Sabi niya, yun na daw yung last. Kaya hindi ako naniniwala sa taong to pag sinabi niya yun na yung ito, last. Promise, last na yung last. So last na daw yun. Last so, na to. Susunod iba naman shoot. Tignan nyo ha. Tandaan nyo tong episode na to. Last na daw last to. Na to promise, last tapos meron na naman yan. Panibago. So yun. Kwento mo kami ng like quick specs nung auto mo. Iniwasan na namin talaga yung mamaya catalog ano, na naman. Tapos may magre-react. Direct na natin. Chopsuy setup. Chopsuy setup. Saan nyo nagaling yun ha? Di ano naman. May pinagagaya naman siya. Parang ano. Ferio ng EG naman ng Japan. Ayun. Dati Ferio last, EG ano, ng Japan. EK4. Okay. EK tayo. Okay. Aldo may ortilla na. Kaya di ako fan ng Honda sa sobrang magulo din yung setup. Marami talaga. Katulad niya, mayroong lumabas niyang wheels na yan ng EG6 tsaka EG9. So parang, di ba? Oo. Pero pareha sila. Pareho sila. Pareho pero may itura. Isang lumabas niyang swirls na mas malaki. So mga, ano hubs lang yun, nasa 30K. Ganun ang presyo. Kaya mga naka-Honda, mag-isip-isip na. Lalo kung pamilyado ka na. Rota ka na lang. Rota. Ganda rin ang rota. Baka naman. Popost naman namin yung ano eh, yung after shots. Maganda yung kuha ng kotse and all. Pero hindi ko siya nakuhang as is na ganya. As parang dami ko rin binago. Wheel setup, all clear, lamps, ayun pa pala. Lights, naka all clear. Pati likod, tapos cheek lights, no? Cheek lights, tapos side markers, 'di ba? Tawag sa side markers. Rear markers. Stanley, sir. Stanley, yes, sir. Hanggang harap mo. Harap mo. Straight Stanley. Presyo pa lang. Inang yan. Yeah, isang buwan tayo magka-cup noodles na. Cup noodles gang. Tapos, matik na yan. Ano makina? Stock D15. Yes. Stock. Nung nagalanganin siya na sinabi niyang stock. Hindi stock atas. Ano pa, non-BTEC pa. Pero okay naman, tipid sa gas. Tapos may power din ako. Sa lahat ng naging Honda mo,
Alam ko mahirapan ka i-rank. Ayoko na maniwala doon sa last eh. Ang alam ko mahirapan ka i-rank eh, pero kumbaga ano yung pinakamatipid sa lahat na naging Honda mo? Pinakamatipid? Oo. Oh. LXi. The best 'yon. 200 makarating tayo Tagaytay. LXi. Yung dating mint green, ganun ang itsura. Yung ah, yung mint green mo. Oo, oh, inarota rin na ano, TE. Mm-hmm. The best 'yon. Kaso wala tayong mahatid niyan. Naman. Sa mga makakapanood. Baka naman, single po ang kuya mo, Jake. Nasasayang yung mga Honda niya, walang naisasakay. Wala naman. Mm-hmm. Gusto sa Honda na yan. Mamaya, daanan natin yung kotse ni kuya mo, Jake, para makita niya yung sinasabi namin sa video, bukod doon sa mga photos na ayano namin. Tapos tandaan niyo talaga to, hindi to yung last. Kasi it sure ako, last na to. Magkita man kami ulit ni Jake, kung hindi man photoshoot, tambay lang. Yun, sure na sure ako na mamaya may kita ko hindi na yan yun. Ibang auto na naman yan. Matino din ka. So, tama natin yung clear lamps na sinasabi ko. Yun oh. Damn. Look at that weight. Clear lamps oh. Pinto, Stanley. Pag-uusapan namin ni Jake, sa mundo ng AE92, shout out sa AE92PH. Ginto na yung clear lamps na yan. Sa Honda, mura-mura pa eh. Magkano? Sa Honda, yung ganyan. Mga 17. 17. Stanley yun ah. Nakwento ko sa kanya na yung nababasa ko nga sa groups, yung clear lamps na pang AE92 is ano lang yun, Depo lang yun na brand. Hindi yun Koito, yun nga yung Koito na brand. Pumapalo na ng lintik na presyo. So sa mga tulad namin, mga car guy, alam nyo yung feeling ng mababa yung auto, laban sa stock. Hindi sumasabit, hanggang di ka nababasagan ng chin, mga ganon. Hindi naiiwan yung bumper mo. Sabi nga nila, it's a lifestyle eh. Tulad nung yung nag-trending na video ni Snappy. Shout out kay Snappy Coco. Yung ginagawa niya halos, hindi naman araw-araw yata yun. Hindi ko alam eh. Pero correct me if I'm wrong na lang, Snappy. Yung ginagawa niya sa auto niya na every time lalabas siya ng garahe, baklas ng front bumper, naka-quick release. Legit, pre. Naka-quick release lang. Tapos natanggalin niya. Bubuhatin niya sa gilid muna. Then, lalabas niya yung... Ano ba yung Hyundai niya? Kamata ko na yung Hyundai to eh. Ayun, accent. Hyundai accent. Pag nakita nyo naman, lintik naman talaga baba nung kay Snappy. Ko, kasi no finger gap, puta, static is life. Oo, ang ganda pa na nag-fitment. Ang nag-fitment yata si Grounds, kung di ako nagkakamali. Si Grounds ang nag-fitment nun. Nag-trending yung video eh. Kahit sa Yahoo, lumabas yung video eh. Daming, as in, hindi lang locally. Nakakita rin yung video internationally. Paano niya ginagawa? Kasi may CCTV siya sa bahay. Oo, oh, may CCTV siya sa bahay. Oo, oh, yun. So pasok, darating. Oh. Sipin nyo yung hassle na gano'n ha. Yung hindi talaga na hassle na nakakagambala. Kaya ang alam ko, ang balita niyan, si Snappy, naka-airsus na. Anong masasuggest mo para sa mga Honda boys dyan na magandang lowering? Let's say budget friendly. Kung meron mga budget friendly, di ko alam eh. Clueless talaga ako eh. Hindi rin ako siya. Pero tain gamit ko eh. Solid naman. JDM? Mura lang. Bawahan. Meron ang ginagawa nga ganyan surplus, tapos pinapagawa nila kay coilover specialist. Search nyo sa Facebook. Galing niya gumawa ng coilovers. So, tayo sa photographer natin. Anong setup natin ngayon? Naka-kit lens ako ngayon kasi binibidyohan ko muna. Pero mamaya ipapwesto ko siya dito sa may arawan kasi wala lang, maganda yung bato ng araw ngayon eh. Hindi na siya masyadong tirek. Uh-huh. Tsaka gumagamit ako ng ND filter or neutral density filter kasi kung masyadong tirik yung araw, kailangan ko ng parang pang-eliminate nung harsh light na yon para maging balance yung ilaw tsaka yung exposure nung subject. So, yes. So, yun yung science behind that na only photographers know. You know, it's a good common knowledge eh. So, you don't blame them for having yung ganong lengguwahe. So yun, kung alam nyo yun, yun ang setup namin ngayon. Actually meron kaming shot kanina dun sa first location pero hindi na namin nakuha yung yan pa din ba yung gamit mo kanina? Yun pa rin pala yung gamit niya dun sa first location. So yun. So what's up guys, katapos lang nung day shoot namin, so nagmeryenda muna kami. Yan sila kuya and andun din si Jake. Kumakain sila. Tapos hinihintay lang namin maggabi. Not totally gabi, pero hinihintay namin magdilim kasi
kung nakikita nyo to, rotonda ata to sa pagkakaalam ko, rotonda. So, yan, nakikita nyo yung may mga ilaw yung kotse. Nakaisip ako na composition kung saan maglalong exposure ako dito sa kinatatayuan ko. Tapos, yung Honda, nakabalandra ng nakadiagonal. Tapos, long exposure, siguro mga 10 seconds para makuha yung light trails nung background. So, yeah. Let's go. So, naabot na kami ng Lasa East dito. Kasi habol namin is yung sa rotonda. Yan. So, gagawa kami ng magandang shots with trail lights. Tapos, wrap up, bounce home. Actually, may tambay daw sa Vermosa, pero parang hindi na. Okay na kami dito. So, yun yung kotse check. Alright, there you go. So, mamaya, wrap up tayo. So guys, nakauwi na kami ni Kuya. Hindi na kami nakapag-vlog nung after shoot, pero i-update namin kayo sa IG namin and sa Facebook. Doon namin ipopost yung last moments nung shoot namin bago kami mag-wrap up. Sa mga gusto magpabook ng photoshoot and video shoot sa amin, ililink ko dyan sa description box yung IG namin and yung Facebook. Then, ilalagay ko na lang din dito yung rates namin, yan. Hopefully, may natutunan kayo dito sa vlog na to kasi ako personally may natutunan ako knowing na ang onti lang ng gamit ko, ang onti lang ng lens ko, and mostly dalawa yung kit lens ko. Isang 18-55 tapos isang 55-250, tapos dalawa lang yung prime lens ko, which is 50mm na 1.8 and 35mm na 1.4. Which is, hindi ko nagamit yung 35mm. Ang nagamit ko lang mostly is yung kit lens, yung 55-250, and yung 50mm na 1.8, which is ginamit ko sa last shot namin. Natutunan kong i-maximize mo kung ano yung meron ka. Since wala akong gimbal, kung makikita nyo sa mga rolling shots namin, wala akong gimbal na hawak nun. Ang gamit ko lang is itong camera handle made by Andover. Nakakabit to sa hatch ng camera. Ito yung hinahawakan ko kapag nagro-rolling shot kami ni Kuya. Ginagamit ko siya for video and for photo. So, wala akong gimbal. Lahat ng makikita niya sa shoot ko, sa shoot namin, rather, is all handheld. And yun yung pinag-iipunan ko sa ngayon. Sana magka-gimbal na ako para mas madali yung buhay namin. Kasi kapag ito yung gamit ko, medyo risky. Well, nakalagay naman yung camera strap ko dito for more safety purposes. Pero you never know kung kailan kakalas yung strap or kung kailan kakalas to sa hatch. Pero yeah, so sa mga nagsisimula pa lang dyan, make sure na i-maximize mo kung ano yung meron ka, and don't feel bad kung konti lang yung equipments mo, dahil nag-start din ako sa kit lens lang and wala pa akong mga ganyan, wala pa akong handle, wala pa akong ND filter, and nagsimula lang sa kit lens. Then from there, nag-progress ako one by one kung ano yung mga kailangan ko. So yeah, so with that all said, we'll see you sa next vlog and keep safe. Peace out.